Kamusta sa inyo, ako nga pala si Nix at ang Tagalog movie recap na pag-uusapan natin ngayon ay isang action fantasy film na may pamagat na Rurouni Kenshin Part 2. Dumating ang mga pulis sa isang minahan sa Setsu, sa pamumuno ni Goro Fujita, upang hulihin ang underworld leader na si Makoto Shisho, na ayon sa impormasyon, ito ay naroroon sa mga oras na yon. Ngunit hindi nila inaasahan, ang panganib na sa kanila ay naghihintay. Hanggang si Goro Fujita na lang ang natira at saksi sa nakakapangilabot na pangyayaring nagaganap. Kinabukasan, dumating ang dalawang mataas na opisyal ng gobyerno sa bahay nila Kenshin, at inanyayahan siya ng mga ito sa kanilang opisina, upang kausapin. Umangal naman ang basagulerong si Sanosuke, na kapag pumunta si Kenshin, ay kasama siya, dahil wala siyang tiwala sa bagong gobyerno. At do'y naghihintay si Mr. Toshimiki Okubo, ang ministro ng bagong gobyerno. Ikinuwento nito kina Kenshin at Sanosuke, na noong giyera ng Toba Fushimi, na kung saan si Kenshin ay sumumpang hindi na muling papatay, ay may isang assassin na kapalit niya bilang bato sa The Killer, na nakikipaglaban sa araw na yon, at ito ay si Makoto Shisho. Kabaliktaran kay Kenshin, ito ay walang awang pumapatay para sa kanyang ambisyon. Wala itong pakialam maski sa mga kasamahan. At plano nitong maghari-harian, sa bilis at husay sa pakikipaglaban, ay kaparehas ni Kenshin, ngunit dahil sa kasamaan ni Makoto, napilitan silang patayin ito at sunugin. Ngunit kasabihan nga, ang halang ang kaluluwa, ay hindi basta namamatay. At ngayon ay may planong manggulo sa Kyoto at sakupin ito. Ilang beses nilang sinubukang hulihin ito, pero walang nagtagumpay, kaya humihingi sila ng tulong kay Kenshin, dahil ito lamang ang posibleng makakatalo kay Makoto dahil sa magkasing bilis at galing ang dalawa sa pakikipaglaban. Binigyan ng isang linggo para makapag-isip si Kenshin, at nakikiusap na sana ay pumayag siya, at bibigyan siya ng pabuya. At iabsuelto si Megumi sa kaso nito sa drogang opium. Ikinagalit naman ni Sanosuke at Megumi ang nangyari. Sinabi din ni Kaoru na hindi siya papayag na pupunta ng Kyoto si Kenshin. Habang papunta si Kenshin sa opisina ni Mr. Akubo para sa kanyang desisyon sa pakiusap nito, ay nakita niya ang huli na nakabulagta at walang buhay sa kalsada. Habang nakatingin si Kenshin dito, ay may nagsalita sa likod niya, at sinabing, merong mga taong pinagplanuhang patayin si Mr. Akubo, at ginamit nila ang mga ito, sabay mabilis na umalis. Ito ang lalaking pumaslang kay Mr. Akubo, habang sakay ng kanyang karwahe papunta sa opisina nito, para makipagkita kay Kenshin. Galit na galit naman ang isa pang mataas na opisyal sa nangyari, at ipinakita nito kay Kenshin ang mga bangkay ng mga kapulisang pinagpapatay ni Makoto, sabay ng pagpaslang sa Home Minister na si Mr. Okubo kinaumagahan.
Nanlulumong pinagmamasdan ni Kenshin ang hinagpis at iyak ng mga namatayan, at muling nanumbalik sa kanya ang nakaraan, ang pag-iyak ng babaeng siya ang may kagagawan. Dahil sa nangyari ay nagbago ang desisyon ni Kenshin. Nagpaalam ito kay Kaoru na pupunta siya sa Kyoto para pigilin si Makoto sa mga pagpatay na ginagawa nito. Nagwawala naman sa galit si Sanosuke nang malamang umalis si Kenshin. Dahil sa galit ay lumabas si Sanosuke at dito nakasalubong niya ang isang mananandatang naghahanap kay Batosai. Maangas itong sumagot na walang bato sa isa lugar na yon, sabay kwekwelyohan sana ang lalaki. Pero nagulat siya sa bilis ng kilos nito at ibinalibag siya. At nag-umpisa ang madugong basagan ng mukha. Sa kabutihang palad ay dumating si Megumi. At natigil ang matinding bakbakan. Parang nabugbog ng 10 maligno si Sanosuke sa itsura nito. Habang umiigib ng tubig sa ilog si Kenshin, ay kinuha naman ng babae ang kanyang espada. At mabilis na tumakbo nang makita siya nitong nakatingin. Tuwang-tuwa si Misao dahil hindi siya sinundan ni Kenshin, pero laking gulat niya nung nasa harapan niya ito, at nakikiusap na ibalik ang kanyang espada, dahil wala itong halaga sa iba maliban sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papalayo, dala ang espada. Hinihingal na umupo siya, nang biglang lumitaw si Kenshin mula sa likod niya, at kinuha nito ang espada mula sa kanyang pagkakahawak. Sinugod naman niya si Kenshin, at pilit kinukuha balik ang espada. Umiiwas naman si Kenshin, at pilit nagpapaliwanag tungkol sa kanyang espada, pero hindi ito nakikinig, at patuloy sa pag-atake sa kanya. Hanggang sa nahugot ang espada na ikinagulat ni Misao dahil sa baliktad nitong talim. Nung paalis na si Misao ay may biglang lumitaw na batang duguan at umiiyak. Humihingi ito ng tulong para sa kanyang kapatid. Sinamahan nila ito ni Kenshin at nakita nila ang kapatid nito na naliligo sa sariling dugo. Nakiusap itong iligtas ang kanilang baryo mula kay Makoto. Ayon sa lalaki, nawalan siya ng kontak sa kanyang baryo, kaya pumunta siya doon para alamin kung ano ang nangyayari, at nalaman na isa pa lang siyang konstable, kaya inatake siya ng mga tauhan ni Makoto. Matapos itong makiusap na alagaan ang kanyang kapatid ay pumanaw ito. Umaga na nang marating nila Kenshin ang baryo ng bata. Humagulhol ito nang makitang nakasabit ang kanyang mga magulang sa puno. Dahan-dahan namang nagsipaglabasan ang mga tauhan ni Mikoto. Sinugod sila ni Kenshin nang makumpirmang sila ang may kagagawan sa karumal-dumal na kreming yon. Hindi makapaniwala si Misao sa kanyang nakikita. Dahil para itong syunga kanina, na kaya niyang bugbugin. Dumating naman si Sojiro, na tauhan ni Makoto, at pinuri siya nito sa galing niya sa pakikipaglaban,
at sinabing totoo pala ang balita tungkol sa kanya bilang Batosai the Killer. Nagulat naman lalo si Misao sa nalaman na ang lalaking pilit niyang ninanakawan ng espada kanina ay ang bantog na Batosai na mamamatay tao. Sinabi naman ni Sojiro na inanyayahan siya ni Makoto na makausap at sumunod naman si Kenshin. Nagkita ang dalawa at hinamon ito ni Kenshin pero tumayo lang ito at inutusan si Sojiro na makipaglaro sa kanya na ikinatuwa naman ni Sojiro. At bago umalis ay sinabi ni Makoto kay Kenshin na dismayado siya sa kanyang espada at inaasahan niya itong makita sa Kyoto bilang ang dating mamamatay tao. Naglaban si Kenshin at Sojiro. At tuwang-tuwa si Sojiro na nakikipaglaban sa kanya. Parehong bilis at magaling, ang tanging ipinagkaiba lamang ay ayaw pumatay ni Kenshin, at si Sojiro naman ay masaya kapag pumapatay. Hindi makapaniwala si Kenshin sa nangyari. Matagal siyang natahimik at hindi kumikilos habang nakatingin sa naputol niyang espada. Tuwang-tuwa naman si Sojiro habang tinitingnan ang bungi-bungi niyang espada ng dahil sa laban. Sinabi nito kay Kenshin na maghanda ng bagong espada para sa kanilang muling pagkikita. Sa kabilang banda naman, habang kinakausap ni Megumi si Kaoru na sumunod kay Kenshin sa Kyoto, ay biglang lumitaw si Sanosuke, bitbit ang kanyang sandata, at sinabing pupunta siya sa Kyoto para hanapin si Kenshin. At dahil sa basagulero, sabog-sabog tuloy mukha nito. At dahil sa ayaw papigil ni Sanosuke, ay binigyan siya ni Megumi ng mga gamot para sa kanya, at kay Kenshin kung sakali mang masaktan o masugatan sila. Pero ibinigay ni Sanosuke kay Kaoru ang gamot para kay Kenshin, para ito ay sumunod din sa Kyoto. Tuwang-tuwa naman si Misao nang makita niya ulit si Kenshin, at sinabi niya, dahil sa wala itong tirahan, ay meron siyang alam na murang matutuluyan. Sabay hila papunta sa bahay bata, Estepanuluyan. At do'y ipinakilala niya ito sa mga kasama at sa mga nakakatanda. At sinabing ito ang hinahanap ni Aoshi. Ikinuwento ng matanda at ng kasama nito na magkalaban sila noong giyera. Sila daw ay mga ninja, mga hidden watchers ng shogun. Noong panahong natalo nila Kenshin ang shogun, ay naging maayos naman ang pamumuhay nila, maliban kay Aoshi Shinomori, ang kapitan ng Watchers. Si Kenshin ang itinuturing na kampyon ng kanilang hukbo, at si Aoshi naman ang kanilang kampyon. Noong matalo ang shogun ay ipinapatay nito ang mga Watchers, para masigurong walang laban na magaganap sa pagsuko ng kastilyo ng Edo. Sinubukan ni Aoshi na iligtas ang kanyang mga tauhan, pero hindi siya nagtagumpay, at dahil patay na ang kanyang mga kasama, at wala na din ang shogun na kinapupotan nito, lahat ng galit ay ibinunton kay Kenshin, ang pinakamagaling na mandirigma noong panahong yon. At hinahanap siya nito para patayin, bagay na hindi alam ni Misao. Nagpasalamat naman si Kenshin sa impormasyon. At ipinaalam na kaya siya nandoon, ay para pigilin si Makoto, sinabi naman ng matanda na kung kailangan ang tulong nila ay magsabi lang. Sa kabilang banda naman ay dumating ang isa sa grupong tense words na si Cho, at hinanap kaagad nito si Batosai. Nang malaman na naputol ang espada ni Kenshin ay alam kaagad nito na pupunta si Kenshin kay Arai Saku, ang pinakamagaling na panday. Lo? Kala ko si Fernando. Nalaman naman kaagad ni Kenshin kung saan naroroon si Arai Saku. Patay na pala ito. Habang nakatingin sa puntod nito, ay naalala niya ang huli nilang pagkikita. Binigyan siya nito ng espadang baliktad ang talim, dahil sa pangako niyang hindi na muling papatay, at sinabi nito sa kanya, na oras maputol ang espada, ay hanapin siya.
Habang naglalakad si Kenshin, na parang batang hinihipan ang bulaklak, ay nasalubong naman niya ang mag-asawang Aray, takot na takot, at naghahanap ng pulis. Pag-alis pala ni Kenshin, ay siyang dating naman ni Cho, at kinidnap nito ang anak ng mag-asawa nang hindi ibinigay sa kanya ang huling espadang gawa ng ama nito. Dumating naman si Kenshin sa templo kung saan dinala ni Cho ang bata. Nung makita siya ni Cho ay alam kaagad na siya si Batosai dahil sa nakaekis na peklat sa kanyang pisngi. Inatake siya nito. Dahil sa putol ang espada ni Kenshin, gamit ang lagayan nito, ay nag-umpisa ang matinding labanan. Mabilis na umalis si Siko habang naglalaban sina Kenshin at Cho. Dumating naman sina Kaoru at Yahiko. At nakita ang pangyayari. Dumating din si Siku dala ang huling espada na gawa ng kanyang ama. Inihagis niya ito kay Kenshin. Tahimik lang si Kenshin habang hawak ang espadang inihagis sa kanya. At mabilis inatake si Cho nang papunta sa bata para patayin ito. Laking tuwa naman ni Kaoru nang malamang baligtad pa din ang talim ng bagong espada. Tulad ng ibang pelikula, saka lang dumating ang mga pulis, pagkatapos ng bakbakan. Sa sobrang pagod, parang nakainom ng isang kahong Red Horse si Kenshin sa lakad nito papalayo. Sa kabilang banda naman, ay nagpaplano si Makoto at mga alagad nito, kasama ang grupo ng Ten Swords, ang gawing impyerno ang Kyoto, isang minuto bago maghating gabi kinabukasan. Nalaman naman ito nila Kenshin. At nagplanong pigilan ito, kasama si Goro at mga pulis, pati na rin si Namisao at mga kasama nitong ninja. Nagsipaghanda na sila para sa matinding labanan. Sina Makoto naman ay naghahanda din para sa laban. Tahimik na nakaupo si Kenshin. Maya-maya ay narinig nila ang mahihinang tambol at nang tingnan ng mga pulis ay mga nagpaparadang mga tao na may dalang mga apoy. At nag-umpisa na ang matinding bakbakan. Payosi-yosi lang siguro habang nakikipagtagaan. Sana all. Siyempre, hindi mawawala ang basag lerong si Sanosuke, na di pa man nawawala ang mga black eye, ay madadagdagan na naman.
Iniligtas naman ni Kenshin si Kaoru mula sa nakaambang panganib. Nakita ni Kenshin si Makoto, pero nawala ito nang sundan niya, ito pala ay pain. At matinding laban ang naganap sa pagitan ni Kenshin at mga decoy na may kuto. Sa wakas ay nakita din ni Sanosuke si Kenshin, at tinulungan ito sa laban. Sabay sapak kay Kenshin at kwinilyohan niya ito, habang sinasabing andun siya para tulungan ito. Abot hanggang tenga naman ang ngiti niya nang pasalamatan siya ni Kenshin. Dumating din si Goro. Pareho silang nagtataka ni Kenshin, na parang napakadali lang ng laban, at wala doon si Makoto. Habang nag-uusap si Kenshin at Goro, ay kinidnap naman ni Sajiro si Kaoru. Naisip ni Kenshin na kung inuulit ni Makoto ang nangyari noong giyera ng Toba Fushimi, kung sa ganoon, ang totoong punterya nito ay Tokyo. At mabilis siyang tumakbo para hanapin si Kaoru, at nasalubong niya si Sugiro, sakay ng kabayo, kasama ang walang malay na si Kaoru. Mabilis na hinabol naman ito ni Kenshin. Nakahabol naman si Kenshin sa barko, kung saan dinala si Kaoru, at duwi na palaban sa napakaraming tauhan ni Makoto. Habang nakikipaglaban ay lumabas si Makoto. Ginawang pain si Kaoru, upang mawala sa poko si Kenshin sa laban. Inihulog si Kaoru sa dagat at sinundan ito ni Kenshin. Hinanap ni Kenshin si Kaoru, pero sa lakas ng alon ay di niya ito nakita. Nawalan siya ng ulirat at tinangay sa dalampasigan. Natagpuan siya ng isang lalaki at binuhat siya nito palayo sa dagat.